guys, papasok na naman tayo sa isang barrio ng France. Yan. Ito ay napaka-quiet na barrio or village. Yan, pa-uwi na tayo. Tapos na ang pamimili, pagko-grocery. Ito naman, it's one of the typical village of old France. Ayan siya. Extra nila talagang pinakitid yung daan para yung mga sasakyan ay dahan-dahan na yung pagda-drive nila. Yung, tingnan mo, may extra pa yung pang sa daan na may parang hindi makatakbo ng malakas, may nilalagay sa daan na para yung auto talaga ay usang dandahan magtakpatakbo. Yun, ito yun ang napakagandang ano na ito, maliit na church. Yeah, napaka simple pero napakaganda niya, diba? O yan, talagang punong-puno ng mga tanim. Yan. Siya yun guys, yung nasa nakita nyo yan, ito ito talaga yan na talagang yan, ganyan ang takbo ng sasakyan dito. Yan, extra yan nilagay ng kalsada para yung mga sasakyan hindi tatakbo ng malakas. Yun ay farming talaga ang pinaka ano nila dito, pinaka main source of income. Yan, ito siya, rabbit ng ma-harvest. Ito yung mga wheat. Yan, okay kay ano lang ito, yung parang mini forest. Tapos papasok naman tayo, babalik tayo doon sa isang village. Ito ay dating maliit na railway station. Yan. So, life province talaga yan dito. Talagang napakatahimik. Na ito. Ano pa nila yung ano nila, yung old tradition, talagang inaano pa nila yun, pinapractice. Yan yung dito. Pasok na tayo sa right turn. Tapos dito papasok tayo sa village na ito sa mga gilid-gilid ng kalsada. Yun ang kaganda ng mga ano nila, yung mga building ng ano, yung structure ng mga bahay nila, kasi talaga yung lumang ano, talagang pre-preserve nila. Ito naman yung tulay. Gustong-gusto ko talaga itong tulay na ito kasi punong-puno ng halaman. Tapos ito yung ano nila, parang barrio hall or municipal hall. So, yun, makikita nyo sa right side, ito talaga ang pinakagandang ano, mga bahay nila, iba-ibang mga kulay, talagang napaka attractive ito, napakaganda. Sa left side, ganda din. Okay guys,